pagdating sa ganitong klase ng sitwasyon? Kanina ka, Baymax, back to best of one eh. Kahit number one fan ako ng NXP, King Queens ako dito just because of Shybel with that Lunox. Kasi tulad yan na sabi ko, possibly third down yung Uranus during the late game. And kung nung game number two natin, medyo natagalan, no? Yung early game, mid game, yes, napipick off nila yung Uranus. Pero during the late game, kusan bumabawi na yung NXP 2.0, hindi na nila mapatay. So with the help of this Lunox, they could actually, no, make this game end earlier than game number two. Pero look at this, maagang bakbakan onto the bottom lane. Uy, dito si Ghost Wrecker. Sabi niya, ikot-ikot lang, malasara G. Pero dito si Sanford, binibigyan na isang maigi si Taguro na isang 1% pa lang yung lakas niya. Kaya napatay siya with the first blood brought to you maaga by yun, Juicy maaga. Lemon. Ang sarap ka part ng Juicy Lemon. Ngalo ngayon magdi-dinner na ang pamilya. Go Shrekker with the flicker. What will get nothing with that hook, Baymax? Nagkaroon tayo ng konting blooper. Kaya nga eh. Miscalculation lang daw. No, take it easy. Chill lang. Sabi ni Ghost Shrekker dito, ano lang, pampakaba. Pinakilig lang ng konti. Ano ka ba naman, Maring Athena? Sabi dito ng NXP 2.0, we're 1 minute into the game. 1-0. That's an early first blood taken by Sanford. But still, that's a Uranus, no? Not really that much of a damage dealer. Meaning, King Queens could still chill down. Hindi pa nila kailangan ma-pressure para galing dun sa first blood natin. And look at the Benedetta. Tamang mata-mata lang onto the jungle camp, locating that enemy hyper carry, no? With that information, it is enough, Maring Athena, no, para malaman mo kung saan susunod na dadalaw yung Ling. So, with this, napumunta siya sa top side jungle, meaning yung susunod niyang dalaw is most likely sa top side din. Same. And another point to consider is that kailangan na matinding mind reset dito ng Ingo. Kasi, abot kamay eh, parang ganyan na lang eh. Yung hawak nila for game number 2 kanila for a 2-0. Yes. Pero, dumaplis eh, kinuha agad ng NXP 2.0, yung ganang klase ng lead. So, in terms of momentum sa reset research ko, wow, researcher ka girl. Researcherist? Okay, sa reset observation ko for the next play family or next play teams, mostly momentum-based yung mga next play men. Hindi ko sila tatawagin boys guys kasi they are matured enough, diba? And as well as, pag sinabi natin momentum-based, nandun yung giggle nila. And pag na-witness mo kasi in the vlogs or even sa mga live stream nila, kapag ka tuloy-tuloy sa RG na panalo sila, mas lalo sila nagigigil, mas lalo nagiging at ease, nawawala yung pressure sa paglalaro. Kasi when you're playing with pressure on your shoulders, it's a hard thing to do. Lumalaro yung isip mo, ang dami pong pasok na habang nagka-clash ka, ay, baka mali yung ginagawa ko. Ay, baka ma-disappoint ko. Baka ma-ano ko, mali yung calculation ko, diba? Yes. Instead, magiging mindset nila is chill lang. We've got one game to go to secure this series against King's Queen. So, be it, diba? Relax lang tayo, just do your best. Parang ganun yung mind. Kaya kailangan talaga yung mindset natin, focus lang onto one thing. Mahirap talagang pagsabayin ang kahit na anong bagay. Diba? Kaya kung ako sa inyo, huwag niyo basta-basta pinagsasabay yung huwag niyo pagsasabayin, 'di ba? Yung mga bagay-bagay kasi mahirap 'yun. Pero dito sa laban natin, hindi naman nahihirapan yung magkabilang team natin this early on to the game. Both of them are pretty chill. And habang nakapos tayo, isang malupitang shoutout lang uli dyan sa lahat ng nanonood. And matindihang paalala na please do like and share, follow the page of Monmoy Palaboy para may chance kayong manalo ng 570 diamonds. Ayan, 'di ba? Ka na naman ka-lookalike, Baymax. Si JTZ. From Onyx PH, the streamer na top global din in terms of RG. Salamat, Brail Diaga, for pointing that out. And, siyempre, tutok muna tayo sa ating comment section. Shoutout kay Cody Codes! Ayan, nakatutok din this season. Maraming salamat po. And as well as kaila Lester and Daya. Maraming salamat sa suporta and shoutout po sa'yo, Lon. Shoutout sa'yo, Edbon Pelonco Gutierrez. And, nako, hindi ka nagkakamali. Si Bandolp nga itong nasa harap mo, Jason Solima. Isa lang yan sa mga kamu... sa sandamakmak yung kamuka. Effort, no? Ano? Walang effort, tawag effort. Low-cost cosplay. Low-cost cosplay. Tama, low-cost cosplay. Yung trending din, yung a man with, ano, a lonely man with, ano, yung nagta-trending din, guys. Check him out as well. Tawag kay Vincent Ravina. And of course, don't forget to follow our social media lines as well. Sa akin, is Athena Riga for my official Facebook page. And kay Baymax naman, yes.
Baymax BH. Iba-ibang laro yung streamers ko, guys. Hindi lang MLS. May antay variety. Legit ito si... na to. Nag-met si Boss Dogs. Ah, oh, legit. Right, kanya nga to. Oo oh, nga, kay Boss Dogs nga ano to. Ano sabi? Ayan, nag... Ano diba? Oh, with the check eh. Oo, oh, ito si Boss Dogs nga to. Si nga Gina Parr. Nagulat ako. Sa comment section. Pero wait lang tayo guys. Meron tayong mga marshals and admins to check out for the GC. Kung talagang Gina. Eh, pero syempre, shoutout na rin natin si Boss Dogs. Happy watching and good luck on your game. And shoutout din sa Kings Queens kay La Tito Netics natin, Tito Tandem, Tita Sup Manila, Document, and Tito Escanor na medyo yes, HB siya nung nakaraan sa Facebook ay may pinost siya. Pero sana ngayon, pinaks na ox na siya. Ayan. Nako. Uy, ang dami nagpapashoutout sa'yo, Maring Ate Hina. Ayan, oh. Jesus de la Cruz Villanueva, kay Akihira Charles Carrizo, and as well as dito kay Lariu Gaming. Maraming salamat po sa suporta. Huwag kayo dito manghingi sa akin ng Kevlar, okay? Wala tayo sa syudad. Sa loob kayo ng syudad manghingi. Nagagalit si Boss Hogs. Wala daw sila sa GC, medyo nagkakaroon na raw siya ng Call of Nature direct. Oo, mahirap so, yung Call of Nature. I feel you, Boss Dogs. Naranasan ko yung Call of Nature in the middle of casting, no? Yes. Napagtripan pa ako nila, Probi. Ibinunyag pa on live, di ba? Na na-Call of Nature, na-Call of the Wild tayo. Bago please, di ba? Ano, very true dito. Start na daw. Wala daw sila sa GC. Tumatawa si Boss Dogs. Pa-confirm mo namin kay Direk dahil hindi po kami magta-transition niya. Pero maraming salamat po kala Albert Pasarela, si kay Rafi Dayarit. Si Ginest lang daw kasi nasa GC. Wala na sila sa Sanford. Oo. Ayan, ako ready na ata guys, sila. Tapos guys, bago natin transition. Ayan. Nandiyan naman sila sa Broadfield. So, hinay-hinay lang po kayo guys. Chill lang. Easy lang kayo guys, di ba? Nagre-ready okay, pa sila. Pero shoutout din kila Jazen Garcia. Sorry guys ah, medyo bulag si Athena nyo. Chester Cortez, shoutout sa'yo. Kate kay Winston the Dios. Grabe, biglang bumomba yung comment section natin na nag-comment si Boss Dogs. No? Shoutout sa'yo, Austin Vera, what up? Sa mga nangihingi ng Kevlar dyan, mamaya. Butang ko kayo ng Kevlar. Ang hilig nyo sa Kevlar. Pero sa mga nangihingi na skin or diamonds, meron tayong pamigay later on. May isa pang lucky winner for the 100, or rather 570 diamonds. Pati sa every live stream natin for the Juicy Legends competition or tournament, meron tayong pamigay. So stay tuned and comment exclamation notify na rin kayo dito sa ating live stream para everything na maglo-live tayo, mananotify kayo sa inyong notifications into the Facebook. Ganda ng background music natin. Bagay na bagay sa ano eh, sa beach background natin. Ang sarap dito sa Maldives. Tamang chill lang. Oh, bit tahit. Hindi pa to humihirit sa tag-init, guys ah. Pagtapos nitong ano tournament kayong araw, talo na ako sa dagat sa likod. Ganon. May nag-comment. Ay, ang bilis ang comment section. Doggy and antenna connection. Ay, nakita ko si Tommy. Antenna po talaga. Ginagamit niyo para si Tommy sa connection. Si Tommy Catalan. Pero let's Nako. Head on na sa ating game number 3. Next may 2.0 and King's Queens. Nako po, medyo may nararamdamang poot si Bossy. Talaga. Pero tingnan natin kung magkakaroon ba yung epekto sa paglalaro niya as a Franco. Medyo nahihirapan ako para sa kanya kasi dinanas ko na yan before. Oo. Nako, feeling ko dala-dala niya dun sa pinagtawagan sa kanya yung telepono ng gamit niya sa paglalaro ng ML. O, dito, ang next play 2.0 is actually taking the turtle buff right now pero look at the positioning of Taguro. Medyo umaasim. Eye for an eye. Alecto final. No, look at the damage sa auto na binitama niya rito. Targeting si Yuruyu 1 pero makakatakas pa. Another bouncing ball coming for Cupra with that double kill for Benedetta. Maring Athena, what went wrong doon para sa side ng next play 2.0? Kasi sila yung nag-umpisa ng turtle eh. What went wrong is that siguro nagkaroon ng overconfidence. Alam mo naman yan eh. Sige, sinimulan yung early game. Pero nalilimutan nyo, nandyan pa rin yung mga base damage. Katulad ni Shybel with the Lunox. Chaos Assault, yes.
pero mm-hmm. makakataka si Hesse, thankfully, against the side of Kings Queens. Instead, dito naman tayo sa may bandang bottom side, that is Sanford versus Taguro. Taguro. Si Taguro, kanina pa to nagkakaroon ng highlight plays. Is this the moment na makakapagpapanalo ulit siya for the side Baymax? Yes, diba? Tama ka naman dyan. Pero look at the bottom lane. Nako, Sanford against Taguro. Mapipilitang umatras ang tropa natin na si Benedetta dito. Pero susubukan niyang pumalag. Sanford, half an HP already. Susubukan tumakbo. Pero Taguro, not enough damage output to take him down. Real world manipulation onto the top lane. Zaman Force isn't enough para makatakas siya dun sa bakbakan natin. As King Queens also takes down that gold plating from the turret. Medyo nahuli nang nang respond yung mga miyembro ng Next Play 2.0. Akala ko babawi sila dito sa bottom lane, pero hindi nila magawa because medyo may kalikutan talaga ang isang Benedetta. Exactly. I thought that the Franco would rotate towards the Benedetta kanina. Pero umakyat tayo dito sa may bandang top and another rotation. Huge rotation, Baymax. Yes, nako, hindi na naman tumama yung hook. Galing kay Boss Dogs. Ghost Shrekker won't be able to connect that iron hook. Pero Monay, no, nag-connect. Yes, pero disengage sila. Ang lakas ang pakiramdam. Iba talaga, no, yung mga, alam mo yun, yung sense ng mga players natin dito mataas. Kapag hindi na nila nakita sa mapa, automatically magfo-fall back na sila or mag-chill down, no, sa pag-engage. When you're concentrating kasi mas heightened yung senses mo, mm-hmm. to the point na yes, okay lang magtamang hinala as long as makakapag-save to nung buong team mo, katulad ng mga maling face check, Baymax. Yes, nako, with that feathered Earthstrike, Monay is gonna be forced to back away. Pero on the bottom lane, the turtle is being secured by King Queen. Sanford isn't able to do anything against that. Pero onto that middle lane naman, Claude, Blazing Duet sa mukha. Ghost Shrek na magiging target dito. Hindi na makakatakas pa against two members. Pero Claude, still on the go. Kiyonori with the basic attack. Ryu, one very low on HP. Susubukan tumakbo, tumulad sa pader. Pero maaagaw na ng King Queens natin yung ating red buff dito. Ryu, one still trying to take this. Pero ang ganda na out of vision na. Pero pumasok si Sanford against two member bouncing ball galing kay Mona. Yakap ng kalapate, hindi makakatakos. Pero feathered Earthstrike is there to make the enemies back away. Taguro, medyo nahuli lang ng pasok dito, pero wala silang makukuha na kahit na sino. Uy, wala na namang tinamaan ng hook. Hindi masyado nakaka-connect yung mga hooks coming from Ghost Shrekker. And I like to point out kanina na yung Claude, sabi ko maganda to against the Ling. Bakit? Nakaka-chase down siya. Pero after the BMI, hindi na niya kaya pang mag-further out. But it's okay. As long as nakakakuha siya ng mga objective buffs or respective mm-hmm. buffs na para sana sa isang Ling, napipigilan niya yung pag-scale up ng hero na to. And this early as a game, that is around 2,000 gold lead in favor of Kings Queens with a 1-4 kill score. Na yan ang medyo tatagilid for Next Play 2.0 into the early to mid game. Kailangan mm-hmm. nila ng mga miraculous plays, and to that point, they need to shut down Taguro as well. Napapunta na doon si Ling sa may bandang bottom side. Yes, nako, look at the rotation na ginagawa ng King Queens. Yung bottom side natin, Benedetta and Sanford, no, actually wala masyadong nagaganap eh. They're harassing each other that they weren't able to take down one another as well. Pero onto the top lane, look at the rotation mo na ay bumabatak na rito. Tatamaan yung harit natin with yakat ng kalapate. Another bouncing ball is going to be committed. Here comes Shybel. Flicker out para makatakas. Naku, nakapaglatag pa ng magic chessboard. Pero look at the damage output connecting the real world manipulation damage from King Queens as they take down another two members of Next Play 2.0. Kung ikaw yung nasa ganong kalagayan, paano mo iiwasan yung mga ganong pangyayari? Kailangan ko kasi munang lumabas actually doon sa real world manipulation coming from Amethyst. Pero paano ka lalabas kung yung dash mo na gamit mo na with the Zaman Force? Siguro maganda dyan is that merong mag-rotate towards Hesa-Hesa-Hesa kasi two times in a row ginawa sa kanya. And that is, I like to point out Ryuan with a turtle buff still against King Queens. That is mm-hmm. an up point for an XP 2.0 sa sabayan ng Taguro, Baymax. Ang Necto final blow has been committed, pero si Taguro ang ahabulin. Disengage siya lang din naman. Talaga nagpapakiramdaman lang Ryu 1 against Taguro. Pero Shybel, Maring Athena, ang sakit ng damage. Pero onto the top lane, yakap na kalapate will connect once again against Boss Dogs as he was taken down by the enemy team. King Queen, Sanford is the only one left. 3v1 ang kaganapan natin. Shybel, look at the damage out! That Lunox and Eve, pumasok si Ryuan pero hindi enough para makatake down ng isang miyembro. Instead, mag-chill down lang naman sila. Flicker out, real world manipulation once again onto that flicker outcome. Look at that play galing sa King Queens. Amethyst is a really insane person. Maring Athena, the baits is good.
Grabe. That timing, Baymax, that takes practice. Numerous times of practice, even RG Classic, to practice that moment na makapag-flicker mm-hmm. and then cast the real world revelation onto the perfect moment. Kasi siya yung pinakaunahin ni Ling eh. Ooh. To the point na nabaliktad pala dati sa turnaround kill, and at the moment, we could see Taguro right now with a killing spree, but Ryu was mm-hmm. still on fire, Baymax. I like the final blow was being committed once again. Taguro, look at the damage output. Walang buff yung Ling natin. Aatras, pero Monay, medyo may kakunatan. Makakatakas, tumunod sa pader. Pero Sanford is gonna be able to take him down as he chase him away against his own teammates. That is a 1-for-1 trade, no, in favor of Team King Queens. No, ito yung nangyari sa top lane. Maring Athena, hatid sa inyo ng Juicy, Lemon, Amethyst is being chased. Diba, Tempest of Blades, real world manipulation just to sustain himself. Perfect activation, di ba? Nandun yung beautiful practice. Beautiful ML. Beautiful ML indeed. Pero onto the top lane, there goes another takedown para sa side ng King Queens. 2-11 tayo. Ba't gano'n na nga ba kasakit yung damage, Maring Athena, ng mga miyembro ng King Queens natin dito? Ayan, bakit nga ba? With the Claude who already having the Demon Hunter with the Golden Sun combination, uy, kaya naman pala kumunat si Kufra with the Athena Shield. Athena Shields! Ako yan na. Anyway, for the first item, sa Lacock of Destiny, pero wait, hold that thought, Baymax! Nako, another event is about to happen. Uy, execute is not enough to take down that Farsa. Pero Ryu, using his ultimate just to try and escape, is going to be successful. And mabalik lang din naman tayo dun sa mga ina-explain mo, Maring Athena. Ayan. And napapansin natin guys, already the Lunas opted to go for the Clock of Destiny instead of the Lightning Truncheon for the first item, which means na nakapag-stack up na to. At pag nakapag-stack up yan, masasakit. Sinamahan pa ng Holy Crystal for the third core item. Meanwhile, Brute Force Breastplate will be the first item for the Benedetta. Going for the Blade of Despair, magkakaroon na siya ng damage. May kunat na nga, may damage pa with the dashes. And Eve, with the perfect item as well, that is a Necklace of Durance, countering out agad dito sa side the next play. Sorry, next play 2.0. And as well as yung Oracle. More on defensive items ang binibuild ni Eve. Kasi all he needs is the setups, Baymax. Tulad ng setup na to. Nako, napakagandang setup ang ginawa ni Boss Dogdom. Pero Sanford against Monay. Monay will try to run away, pero using his ultimate is going to stun two members of the enemy team. Another Tyrant's Revenge. Real world manipulation. Nilatag na naman dito. Spider Miles is going to be away. Ghost Striker is the only one left dito against four members. Sinubukan niyang itigil, pigilan yung real world manipulation. Bakit? We all know na suppress lang eh. Suppress lang yung makakapag-cancel sa real world manipulation. So what Boss Dogs did there is that he tried to use his ultimate against Eve. Pero it's too late eh. Umatras na lahat ng miyembro, di ba? Yes. He really stretches neck out on the line, Dire. Pero hindi nagiging enough eh. Yes, you could stretch out anything. You could stretch out your hooks. Pero at what cost? Kung wala naman magiging follow-up damage agad-agad from next play 2.0. But at the same time, you don't have the damage output as well. Kinakapos pa sila kahit papano in terms of damaging against King's Queens. To the point na yung next play 2.0... sabi nila, bounce back lang tayo. As much as possible, kahit yung mga little minion waves, pagtsagaan muna natin, juggle monsters, and pigilan natin yung ganitong klase na sitwasyon coming from Shybel. Nako, speaking of ganitong sitwasyon, puro ganitong klase nga ng mga sitwasyon ng ating namamataan para sa side ng Next Bay 2.0. Bakit? Kasi ultimo jungle camp nila na invade na ng King Queen. So every time that they would try to face check a bush, may nakabantay na kagad doon sa loob. And onto the middle lane, mukhang magkakaroon tayo ng team fight. Pero Ryu, half an HP already. Ghost Riker na magiging target dito. Look at the damage output. Feathered Earthstrike ka magiging sagot. Pero wala silang mate. Takedown Taguro. Almost tried to dive that. No, I can feel it. Diba? Kasi hindi niya tinuloy, and that is a good thing para sa kanila. They were not being greedy. Sanford ang magiging target on the bottom lane with the Blazing Duo. I like the final blow. Binitawan niya rito. Makakatakas, yes! Pero, nako, at what cost? Kasi, napupush na sila sa ibang lanes. Ayun, sa bukas, nag-connect na dito yung book ni Boss Dog. Pero it connected to the purple, or rather the orange buff against King's Queens. And I like it na yung timing din ni Amethyst not only depends on the setup, pero wait, hold that thought, Baymax. Look at that. Ooh, another Tempest of Blades. Sa binilawan, Monay with the bouncing ball will try to run away. Slow, galing kay Kiyo Nori. Pero Sanford being very aggressive. Oh my god, hindi na naman nag-connect yung hook. Look at the stun. Sanford, very low on HP. Bilisin do it and hubble si Spider Mice. Very low on HP as well. Harif has been taken off the map by King Queens. Beautiful setup place. Tama ka dyan, Maring Athena, para sa side ng King Queens. Ito lang masasabi ko. Boss Dogs,
kailangan mong patamain yung hook mo. Those hooks are very crucial para sa team ninyo, and I think out of 8 hooks or 9 hooks sa binitawan niya, 2 times pa lang nagko-connect. And I like the idea na tinatry naman ni Boss Dogs actually, but to the point na very intelligent din kasi si Amethyst umiwas, mm-hmm. and at the same time the timing. Alam natin or alam din ng viewers natin even the players that Suppress could only stop real world manipulation, and that is what Boss Dogs is trying to do. But mm-hmm. pagka-pop niya nung hook niya, tsaka sinasabay na agad ni Amethyst ng real world manipulation, that is around the few seconds of CD for the hook to connect again. And yung few seconds na yon, ilang segundo lang din ba mag-burst down ng isang hero? Diba? Yes. Yun yung nagiging point dito, yung turning point for Amethyst. And mm-hmm. with that, that is a 517 KDA. They are making use of that little fraction of time na yung little by little, pag pinagsama-sama, lumalaki pa rin, Baymax. Naku, talaga namang malaki yung damage output na binibitawan ng King Queens dito sa loob ng base o kampo ng Next Pay 2.0. Sanford trying his best to defend their own homeland, pero the Lord is still there. Sanford half an HP, pero back away muna ang King Queens. That is a bad hook. That hook connected, yes, but who did it connected to? Si Monay, which is a tank. And speaking of Monay, pumasok na sa base, yakap ng kalapate, wala na Feathered Earthstrike. Ang magiging target ni si Monay ng tore natin dito. That is a 1-for-1 exchange in favor of King Queens as they were cleaning out all of the inhibitor turret ng Next Play 2.0. Meron pa bang comeback potential, or kung meron man, paano ang Next Play 2.0? I would base it on their recent performances in the game number 1 and 2. Wow, Miss Universe ang sagutan. Oh, hindi, grabe. Guys. Ibe-base natin doon. This looks family. The jokes. This looks familiar. This kinds of situation for the side of Kings Queens. Yes, nasimot din nila kanina earlier yung mga base turrets for Next Play 2.0. It not just took 2-5 mistakes from Kings Queens for Next Play 2.0 to come back against them. Pero sa ganito klaseng sitwasyon, medyo bumababa pa lalo yung chances, lalo na hindi pa masyado nagkakonek or nagkakaroon ng miracle plays coming from Ghost Shrekker. And as well as Ryuan, hindi nakakakuha ng mga farm items niya. That is a 0.33 KDA Baymax all throughout. Papunta na tayo sa late game. Hirap na sila makalabas. Another Blazing Duet. Kaya hindi sila makalabas dito is ang bilis na ki-clear out ng mga minion nila. Pumasok na naman sa pinakaloob ng Dariya kapag nakalapat ay bouncing ball. Eve is able to take down the Farsa, pero Kiyonori with a free hit. Art of Tiberi, Harry is gonna take down doon si Monay, pero mega kill si Benedetta with that Electo final blow connecting onto the enemy. Ghost Wrecker doing his best para dumipensa, pero focus onto the turret na ang King Queens as they take game number 3 against Next Play 2.0. This is what King's Queens, King Queens rather, attempted to do in the game number 2.